Hi guys! What's up? Welcome back into my YouTube channel. It's me, Christian, and welcome back again sa panibagong video na gagawin natin today. And for today's video, ang topic natin is the call center non-voice accounts. So, marami mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung kaibahan, kung ano yung mga klase ng mga accounts. So, ayan. So, pag-uusapan natin today is the non-voice services or non-voice account sa call center. So, sa mga hindi familiar, meron tayong mga voice at non-voice accounts dito sa ating sa call center or sa BPO industry. So, if we say non-voice, like from the word itself, so non-voice are those na hindi magti-take ng calls. So, ano nga ba yung trabaho nila? So, ano yung means ng communication nila sa kanilang mga customers? So, non-voice uses chats or emails para makipag-communicate, makatulong mag-assist sa mga concerns at mag-resolve ng mga issues ng mga customers. So, very easy. So, may mga iba kasi na, ang tawag natin dito, nagpapa-non-voice kasi hindi daw sila fluent sa English. Anong tawag natin dito? Nahihirapan mag-comprehend ng mga anong tawag natin through listening. So ayun, so may mga ganyan. So hindi naman lahat talaga fluent magsalita, hindi lahat mabilis makaintindi or maka-comprehend. So usually ang gusto nilang account is something na hindi sila magsasalita or hindi nila pakikinggan yung kanilang mga customers. So nag-a-apply sila as non-voice. Now, I just want to set proper expectation na hindi lahat ng mga BPO companies offer non-voice account. Okay? So selected lang, at may iba din na anong tawag natin dito? Hindi naka-hire as non-voice because may mga requirements. So, that's what we'll be talking right now, speaking of requirements. So, ano nga ba yung mga requirements to work as a non-voice call center agent? So, number one is, ito ang pinaka-number one, typing. So, I think they are requiring their agents to have, sa narinig ko lang ha, I think they are requiring 50 words per minute or 40 to 50 words per minute. Sobrang dami naman, sobrang taas naman ng standard. Yes, kasi if you are in the non-voice account, hindi lang isang chat at a time yung i-require mong i-assist. Usually, ang nangyayari is, they got 3 to 5, for example, chat support. So, magbigay tayo ng example. Netflix, if you're familiar sa Netflix, meron silang yung hotline nila, which is the customer service, yung voice. Meron din silang email, yung Netflix at contact support something. At meron din silang chat, yung active chat box. So, ayun. So, complete yung Netflix actually. They do have three types of customer service na, ano tawag din dito, ways na para maka-assist sa kanilang customer. So, if ever na non-voice ka, tapos sa chat support ka, kasi dalawa din yun eh, meron kang chat support, meron ding email support. So, if you're in the chat support, usually, may i-entertain ka na isang customer, meron ding isang customer pa at isa pang customer. So, simultaneous yun. So, dapat mabilis kang magbasa at mabilis kang mag-type. Now, sa mga natatanong, paano nga ba pala pataasin yung typing test? Ayun, yung basic, yung kamay mo na dapat alam yung mga letters and digits sa keyboard, and also yung sa mata mo. I-practice niyo yung typing na nakatingin lang doon sa screen. Kasi it would take time na yung titingin ka tapos bababa, tingin babalik. So, ganun. So, yun yung mga tip. Yun lang yung tip na bibigay ko kasi hindi din ako mabilis mag-type. Okay? Mabilis lang ako magsalita pero hindi ako mabilis mag-type. Kaya nag-voice ako. So, ayun. So, mag-reply ka dito, reply ka naman dito, reply ka naman dito. Tapos, kasi pag inactive yung chat mo doon sa customer mo, mapuputol yung call. At same lang din yun like sa amin, hindi namin sinagot, hinayaan namin tapos nag-end call. Na-release yung call or na-end yung call, tapos kasi inactive ka, naka-mute ka, or parang na-hold mo yung customer, same din yun, hindi ka nakapag-reply, same sa non-voice, madiding ka niyan sa QA or magkaka-problem ka. So, ayun, so dapat mabilis yung typing test mo. So, ano pa ba? If you're working in non-voice as well,
dapat mabilis kang magbigay ng resolution. So dapat expertise talaga. Kasi sa voice, pwede mo pang i-entertain eh, na parang while waiting na magtanong ka sa supervisor mo, while waiting na, for example, hindi mo alam yung ano yung resolution. So magtatanong ka sa support mo, sa assignment mo, or supervisor mo, or TA, tapos baka kung busy pa sila, at least may time ka pa na pwede mo silang kausapin, di ba? Entertain mo sila. Sa chat support kasi is recorded lahat. Tapos, dapat kung ano lang yung inquire nila, yun lang, hindi ka pwedeng, for example, ayun, hindi mo alam, tapos magtatanong ka, well, anyways, how's your day there? Walang mga ganon sa chat support. So, kung ano yung kailangan nila, is yun din yung isasagot mo. So, very particular talaga yung mga non-voice. So, if ever that you're someone na nakapag-job offer na tapos non-voice, so, ayan. So, I guess the advantages and disadvantages lang is, ayun. Yung advantage niya is, hindi ka makikipag-usap. So, if you're a shy person, if you're not that very fluent, if may lisp ka, or ano dito, yung sa Bisaya pa is yung it, or nahihirapan ka mag-pronounce ng S or R, yung ganon. So, advantage yun. Ano tawag dito? Kung medyo may problema ka sa hearing, something, tapos medyo nahihirapan ka nga na makinig, or mahihirapan ka mag-comprehend ng mabibilis na magsalita ng mga foreigners or mga customers, kasi hindi lang naman din national, hindi lang din international, may local accounts din dito sa chat support. So, if nahihirapan ka ng ganon, so, if you're a non-voice customer service or call center agent, ayun, so mag-chat ka lang. Ang disadvantage is yun, dapat mabilis ka, dapat mataas yung typing minute per word mo, words per minute pala, minute per word, word per minute mo, tapos ayun, multitasking, ang hirap magbasa, tapos mag-reply, tapos dapat accurate lang yung mga sagot mo, so, tawag natin dito. Ayun, so sobrang nakakangawit sa kamay. So, yun lang naman. If ever the i-offer sa akin, I think go. Lalaban ako kung ayun ang ibibigay sa akin if non-voice yung account. Kasi, may times na nakakahirap din palaging magsalita, diba? So, ayun. So, again, I just want to set proper expectation na hindi lahat po nag-offer ng non-voice. Pero so far naman sa lahat ng mga nakilala ko ng mga non-voice account, wala naman silang reklamo. Kasi usually, nagre-reply lang sa chat, tapos email, ayun din, same din sa email, dapat mabilis ka din mag-respond sa email nila. So, ayun, so usually naman sa email support, anong tawag natin dito? May confirmation yan at verification. So, usually, di ba may nakalagay sa email na they will receive or they will get a feedback after 3 to 5 business days, mga ganun. So, ayun, sa email support, so, medyo light. So, iko-compare ko yung voice at non-voice, parang medyo light, konti, yung non-voice compared sa voice. So, though mahirap silang dalawa, pero kung iko-compare natin sila, mas exhausting yung voice. Kasi, ayun nga, yung bibig, di ba, minsan nakakapagod din. Pero, nakakapagod din yung kamay. Pero, again, it's up to you. Kasi, if you prefer talaga na mag-chat or mag-type, it would be good for you. Pero if you prefer to talk naman, is hindi naman din yun sa'yo nakakapagod, diba? So, nakakapagod siya pag hindi natin enjoy yung ginagawa natin. So, again, let's enjoy our job. Let's enjoy what we are doing para, ayun, para lumaban lang tayong mga kapuyaters dyan. So, again, so yun yung mga information na alam ko about non-voice. So, if ever that you are working as a non-voice call center agent, please do comment down below sa ating comment box yung experiences niyo, kung mahirap ba siya. So, again, so sa lahat din ng mga nanonood, if you do have suggestions, questions, recommendations sa mga future videos ko, please do comment it down below. And if this video helped you, please give it a like. Also, subscribe to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe, comment, share, and also hit notification bell, yung parang bell dyan sa subscribe button somewhere. So, i-click nyo yan and para ma-update kayo sa mga future vlogs ko, para ma-notify kayo. So, that's it for this video. Ayan, so happy day to each and every one of us. And that's it. Hope to see you soon on my next vlog. Bye!